Hello guys, good day and welcome again to my channel. So sa channel ko po kasi random videos po siya, kaya kung nakikita niyo yung mga ibang videos ko, mayroong event, travel vlog, sharing, tutorial, yan po. So for today's video, panibagong tutorial naman po tayo ngayon guys, no? So ginawa ko tong video na ito kasi karamihan na pinoproblema ng mga iba sa kanilang phone ay kung paano nga ba natin ilipat yung mga application sa SD card natin, no? So kasi itong pinsan ko na to, nagtatanong kung paano maglipat ng mga apps. Kaya naisipan ko na lang gawan ng video para hindi lang po sa kanya, pati na rin sa mga gustong matuto kung paano nga ba natin ilipat sa SD card yung mga apps natin. At sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, welcome po sa inyong lahat guys. At huwag niyo po sanang kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan ninyo at subscribe tong channel na to after watching this video. At pag-isama po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng aking upcoming videos. Okay, so guys, huwag na nating patagalin at sundan lang po itong tutorial ko hanggang sa dulo. So let's start guys. Okay, so unang gagawin natin, hanapin natin muna si File Manager. Okay, so File Manager. Ayan. Okay. So kung nakikita nyo guys, mayroon pa siyang natira. Right, okay, so mamaya ipapakita ko po kung magkano na yung nadagdag sa ating phone storage. Kasi nga, ang alam lang natin na madaling paraan para sa storage natin ay yung sa clean storage, di po ba? Pero hindi natin alam na meron pa palang ibang paraan, okay? So, punta na tayo sa ating settings. Okay, back lang po natin ito. Okay, settings. Click lang po natin yan. Tapos, hanapin natin yung about phone. Okay. So, hanapin lang po natin yung about phone. Ayan. Then, kapag nahanap na po natin ito, meron po siyang nakalagay na version. So, hanapin natin yung version dito. Then, tap lang natin po ito ng 5 to 7 times. Okay? So, tap lang natin. Ayan. So, pag meron na pong nakitang ganyan po, oh, you are now in developer mode. So, ibig sabihin, okay na po yan. Okay? So, exit ulit tayo. Okay, exit tayo. Then, punta tayo kay additional settings. Yan. Sundan nyo lang po itong tutorial ko, guys, hanggang sa dulo. Then, click po natin yung developer option. Hanapin natin yung developer options. Ayan. Okay. Then, yung developer option, kailangan enable lang po natin siya. Okay. Developer option, dapat naka-enable lang po yan. Ayan, enable natin. Ayan. Then, swipe lang natin po siya pababa. Okay? Swipe natin pababa. Ayan. Swipe lang po natin. Okay, then hanapin natin yung force allow apps on external. So, ito po yun. Yun. So, on lang po natin yan guys. I-on lang natin ha. Okay, so kailangan naka-enable po yan. Okay, so then exit ulit tayo. Okay, exit natin. Okay. So, ang gagawin nyo ulit dyan guys, punta ulit tayo kay additional settings. Ayan. Click natin ulit si additional settings. Then, hanapin natin si backup and reset. Okay. Ayan. So, pinakababa po niya. Okay. So, click lang po natin backup and reset. Ayan. Then, click backup and restore. Ayan. So, click lang po natin yan. Backup and restore. Okay. So, sundan nyo lang itong tinuro ko guys ha. So, click natin yung create new backup. Okay. Okay. So, dito guys, mamili na kayo kung ano yung gusto nyong ilipat sa SD card ninyo. Okay. So, yun nga, apps daw yung ano, yung pinaka mabigat sa phone natin. Kaya, ito yung gusto kong ilipat. Ito, yung mga apps.
Okay, so uncheck lang po natin to. So kailangan kung ano yung gusto nyong ilipat, yun lang po yung naka-check ha. Okay. Kasi ito yung mabigat sa phone natin, 'di ba? So then click natin start backup. Okay, start backup. Okay. Then click natin yung backup to external storage. Okay. So hintayin lang po natin yung mag 100%, okay? Hintayin lang po natin yan, guys. Kailangan po siyang naka 100% po yan, ha? Okay. So, huwag nyo sanang kalimutang i-share itong videos na ito, guys, para sa mga friends ninyo. At huwag nyo din pong kalimutang i-subscribe. And okay, so pagtiyagaan lang po natin hintayin to, guys, ha? Sa dulo para alam niyo yung step by step po. Ayan. At sa mga bumisita po dito sa aking channel, maraming salamat. At sana po nagustuhan niyo po itong videos na ito. At huwag niyo pong kalimutang i-share sa ating mga friends. Ayan. So hintayin lang po natin mag 100% po yan. Okay, so pagtiyagaan lang po nating hintayin to, guys. So habang hinihintay po natin na mag 100% po ito, okay, so shout out sa mga pinsan ko dyan sa Lagangilang, ayan. Okay, so sila kasi yung nangungulit sa akin kung nagpapaturo kung paano nga ba maglipat ng mga apps sa kanilang SD card kasi punong-puno na daw yung mga phone storage nila. Ayan, nangungulit sila. Hindi ko kasi nire-replyan yung mga ano nila, message nila. Kaya ito na lang yung naisipan kong gawin para ano, sundan na nila. Diba? Shout out sa iyo, guys. Okay, so 47% na tayo. Ayan. Okay, 52%. Kasi kailangan nating hintayin to hanggang mag 100%, 'di ba? Kung nababasa niyo po dito, do not restart or turn off the phone. Data may be damaged if you do. So, ayan. So kailangan po nating pagtiyagaan lang hintayin na mag 100% po ito. Sana po huwag niyo pong kalimutang i-subscribe itong channel ko, guys, at pakisama po yung bell notification para updated po kayo sa lahat ng aking upcoming feed. Pagtiyagaan lang po nating mag 100%. Okay, so malapit na yan, guys. Tiyaga-tiyaga lang.
Okay, 73%. And 78. Okay, 84% na po tayo. 89. Okay, 94. Ayan. Then, pag lumabas na po yan, backup is successful, then click lang po natin yung done. Okay. So, ngayon, exit muna tayo guys at tignan nyo lang tong gagawin ko ha. So, okay. So, ngayon, uninstall natin yung mga apps na nakasave sa phone natin kasi nasa SD card na siya, diba? Okay. Okay, so wait lang, back natin yan. Okay, so exit natin. Okay. So punta tayo dun sa pinaka. Okay. Okay. So uninstall natin yung mga application. Ayan. Ito yung mga application. So, uninstall natin ito. Ayan. Okay. So, ito. Then, yung mga application na nakasave sa phone kasi na-transfer na natin po sa SD card. Nasa SD card po siya. Okay, uninstall lang po natin. Ano ba yun? Okay. So, ganun lang po yung gagawin nyo guys. Yung mga application po na uninstall nyo lang po guys. Ayan. Uninstall na po natin lahat to. Baka matatagalan po tayo guys, no? So, ito. Shopee. Click lang po natin yan. Then, install. Uninstall lang po natin. Ayan. Basta ganun lang po gagawin nyo guys. Ayan. Hindi pwede yan. Kasi ito eh. Naka-built in yan. Ayan. Facebook. Uninstall. Huwag po itong Geo Recorder kasi maaalis po yung record din guys. Ayan. Okay, so ganun lang po guys ang gagawin ninyo. Ayan. Okay, so ngayon punta tayo sa ating file manager. Okay, then sa file manager. Ayan. Okay. So, kanina guys, meron siyang MB. Yung naki dito kanina sa ating phone storage, diba? Ayan. So, ngayon nadagdagan na siya. 1.40 GB. So, ang gagawin nyo lang po dyan guys, uninstall nyo lang po yung mga application na nakasave dito sa inyong phone. Ayan. Ako kasi hindi ko na po, ano, in-uninstall kasi matatagalan po tayo dito. Okay, so ngayon balik tayo sa ating settings. Okay, so click natin yan. Okay, so tignan natin si additional settings. Then click backup and reset. Okay, then backup and restore.
okay, click mo natin yan, backup and restore. Ayan, so click lang natin yan. Okay, so ito na yung mga apps na binura ko kanina, guys. Kung nakikita nyo, ito yung mga application. Ayan. Ayan. Okay, so yan yung mga binura natin sa phone storage kanina. So dapat ito, naka-check lang po yan lahat. So ngayon, ang gagawin natin, click yung start restoring. Okay, so click natin yan, start restoring. So kailangan hintayin natin yan mag-go 100%. So kailangan, guys, tapos natin yan hanggang sa pagpunan ganyan. Okay, so yan, pupunta na yan sa ating SD card. Okay, sa SD card na siya ngayon. So kailangan mag 100% po yan. Tapusin nyo lang po yan, guys, ha. Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo yung mga apps natin. Okay, balik tayo sa ating settings. Okay, so yung mga binura natin kanina, guys, ito, ayan o, bumalik na siya. GCash, Facebook, diba? Yan yung dinalit natin. Pasensya na kasi hindi pa na-arrange siya yan. Madali lang naman po mag-arrange ng ano, mga apps, diba? So, okay na lang po, bahala mag. Ganyan lang. So, madali lang naman, guys. Okay, so balik tayo sa ating settings. So ngayon, ayan. Ayan, then search natin yung camera. Search natin yung camera. Ayan. So, kailangan ito. Ayan. So, kailangan naka-save yan.
turn on save to SD card preferred. So kailangan naka-on yan, guys. Mag-download kayo, guys, ng mga apps, siguro sa Chrome po kayo, kasi kapag sa Play Store, automatic magsa-save po yan sa phone storage ninyo. Ayan. Okay, so pero yung mga pictures at videos ninyo, diretso na po siya sa SD card. Okay. So, yun lamang, guys, at sana nakakuha po kayo ng idea kung paano mag-transfer ng mga application sa inyong SD card. At sana huwag niyo pong kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan, i-like at paki-subscribe po. Pakisama po ang bell notification para ma-notify po kayo sa lahat ng aking upcoming videos. Thank you so much, guys, and God bless us all. Bye-bye!